Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So ngayon, meron na naman tayong pag-usapan ay mga chika-chika. Ang ating chika ay tungkol kay Paulo Contes na naman dahil sa siya ay sinagot ni Christopher Min sa salita tungkol sa fake bulaga. So ito yung ating pag-usapan kung ano ang meron dito sa fake bulaga. So, ayan na nga, bago tayo magpatuloy, nais ko lang po sanang magpasalamat sa mga nanood at sa mga nag-subscribe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay nakikisuyo po na sana, isang pindutan lang yan at tapos na. So, ang iyong isang pagpindot at ang iyong pag-subscribe ay napakalaking bagay na po para sa akin. So, umpisa na natin. Okay, so ito yung chika. Christopher Min sinagot si Paulo ukol sa fake bulaga. Sa isip ng ating mga kabayan, mayroong original na itbulaga. So meron talaga, 'di ba? Ang isang bagay dito sa mundo ay nagkakaroon siya ng fake dahil mayroong original. So tuklasin natin kung ano ang nandito. So nag-react nga ang kolumnistang si Christopher Min sa naging pahayag ng actor-comedian na si Paulo Contes kung saan inamin niyang nasasaktan siya tuwing tinatawag na fake bulaga ang kanilang programa. Yun ang kanyang madamdaming pahayag. Sa kanyang nagdaang episode na Christopher Minute ay natalakay ng co-host na si Romel Chica ang walang tigil na pambabatikos sa aktor. Habang merong itbulaga ang Tip Incorporated sa GMA7 at habang may TVG sa TV5 ay hindi mawawala ang mga chismis, ang mga marites, ang mga chika dahil naroon sa kanilang mga ginawa. Si Paulo raw kasi ang paboritong bembangin yung term o puntarihay ng mga netizens o kung sa non-time show nilang itbulaga. Bakit kaya siya, no? Ano kaya sa palagay niyo bakit siya? Bakit hindi si Betong? Bakit hindi si Buboy? Bakit hindi si Yorme? Bakit siya? Okay, palagi kasi siyang may sona. Yun naman pala yun lang ang tanong. So, ang ibig sabihin ng sona ay State of the Nation Address. So, sabi nila ni Christopher Min at saka ng kanyang kasama na sa lahat daw ng host, sa lahat ng mga artista na nag-host, ito raw si Paulo Contes ay palaging may suna. Kung ang pangulo nga sa isang taon ay isang beses lang magsuna, itong si Paulo Contes, nagsusuna siya araw-araw, sabi ni Christopher Min. O, kaya naman pala, ginujumbag siya ng mga netizens dahil sa kanyang kagagawan. So, meron siyang laging sinasabi, meron siyang sagot, meron siyang kuda-kuda everyday. Kaya, yun ang dahilan kung bakit siya nakakatanggap ng hindi kagandahang salita mula sa mga kababayan. Yun naman pala eh. Ayon pa kay Christopher Min ay sa kabila ng sinasabi ni Paulo na mataas ang respeto nito sa dati. Oo nga, sinasabi niya na mataas ang kanyang respeto sa TVJ, sa Tito Vic and Joey. Eh, may respeto siya tapos palagi siyang naglilitan niya, palagi siyang tawag dito, parang siya ang kinakawawa ba? Yun yung sinasabi niya sa publiko. Kaya siya nadjujumbag ng mga netizen. Sinasabi nila na si Paulo daw ay parang inuutosan ng kanilang production na yun daw ang gawin para pag-usapan at para continuous ang kanilang kasikatan. So, ito sinabi, para laman tayo ng balita, parang ganun, ika nga, nakaka-relate ang mga tao sa sabihin natin, relevant tayo si panya. So, kung palagi siyang magkakaroon ng state of the nation everyday, mapapansin siya ng mga tao, so maipagkukumpara. So, parang pag-uusapan sila at saka kapag sila ay pinag-usapan, syempre, panunoorin ang itbulaga ng Tip Incorporated. Sabi nila na naawa nga daw si Christy kay Paulo dahil tila ginagawang bala sa kanyo na ang aktor at baka rin daw ito ang utos ng production. Hala, batay tayo dyan. Para daw matigil ang pagtawag na peke sa kanilang pangalan ay huwag na nilang gamitin ang itbulaga. Palitan na nila ito ng bagong title. Yun lang naman, di ba? At saka yung mga segments na inisip or ginawa ng TVJ, iwasan din nila yun.
Anya, nagtatanong para ito kung bakit sila tinatawag na fake, di ba? Nagsisintinir ang kanyang puso, bakit daw sila tinatawag na fake bulaga? Simple lang, Paolo, ano naman na hindi original ang tinatawag natin fake, di ba? Paltok. O, so paltok. Kaya, ang alam ko sa paltok, para siyang handmade or housemaid or yung ano ng shotgun. So, yun yung paltok. So, ano siya? Fake nga. Ikaw mismo sa pagbili mo na makagamitan mo, oo. Kung ikaw raw ay gustong bumili, di ba? Lahat tayo, lahat ng mga Pilipino, lahat ng tao ay ayaw sa fake, di ba? Bumibili lang tayo ng fake, yung pansamantalang panandali ang paggamit, yung galing ng China, kasi mura siya. Pero siyempre, kung ikaw ay may pera, ang gusto mong bibilhin, kagamitan mo, gusto mo siyempre original, branded na original. Siyempre, kung papapiliin ka ng Nike na tawag nito, yung fake na Nike, pipili ka ba? Di syempre hindi. Di ba sinasabi, ito ay class A, ito ay class B, ito original. So, pag hindi nagkakalayo yung presyo, doon ka bumibili sa original. So, yun lang, ganun lang daw kasimple yun. Kaya, kayo tinatawag na fake bulaga kasi nga sa isip ng ating mga kababayan, mayroong lehitimo or original na itbulaga na nandun sa DD5. Yun. So, yun ang chika na kung bakit si Paolo Contes ay laging nadjujumbag, laging chinuchumbingan ng mga netizens. It's because meron siyang suna araw-araw. So, para siyang, ginawa siyang publicity, tagagawa ng publicity ng itbulaga para tumaas or lumaki yung kanilang views at marami yung manood sa kanila. So, meron pa ang isang chismis na si Buboy Villar, meron isang matanda din na kahit alam na sila ay itbulaga ng Tip Incorporated, ay sinabi pa rin ng Thank You TVJ. Maraming salamat, Tito Vic and Joey. So, alam na ng mga tao na merong dalawang itbulaga. Yung isa, EAT, at saka yung isa, itbulaga. So, kaya hindi kayo magrambulan dyan, Paolo Contes. Si Paolo Contes kasi, siya yung tawag nito. Siya yung isang host na may maraming masasabi sa kanya dahil sa kanyang mga ginawa, dahil sa kanyang mga nagawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga naging karelasyon. So, ngayon, nagre-reflect na yan dyan kasi yung non-time show na kanyang kinabibilangan ay wholesome yan. Diba? Dati wholesome yan. So, ngayon, dahil nandyan na siya, hindi na naging wholesome kasi palagi na siyang pinaparinggan na nakapagbibigay ka ng pera sa mga audience, sa mga participants, sa mga nanonood, pero sa sarili mong anak o sa sarili mong pamilya, hindi mo na bibigyan. So, mag-ipon ka na muna ng pera bago ka mamigay sa iba, bigyan mo muna ang mga anak mo at sa pamilya. Pero who knows, hindi naman natin alam, di ba? Yun lang po, maraming salamat at sana ay panuorin niyo pa rin ang aking videos para naman tayo ay maging saya. Maraming salamat. Comment kayo dyan kung kayo ay naniniwala na si Paolo Contes ay nagsusuna siya everyday. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!